dito tayo sa kusina at luto tayo ng piniritong atay. Yan. Kanina ng spaghetti at hindi nila kinuha yung kawali. Tayo ay nadumihan. Kuha tayo ng another na kawali. Alam niyo ba guys, dito sa nilulutuan ko, ay ito ay isang pugon ng tinapay. Kaso nag-stop na tayo ngayong taon na to, noong January, hindi na si mother nag-renew ng kanyang business permit. Kaya stop na yung negosyo. Hindi pa ako napanganak guys, may bakery na dito. Hindi pa kami lahat na napanganak. Bali, ang sinanay po, maliit pa lang, may bakery na po dito. Yung mantika na nilutuan ni Sis Gian ng kikiam kanina. So, yan yung nilagay ko dito. Itong atay na ito, or bagas Tagalog, atay sa Bisaya, ay binigay lang sa amin ng isang family friend na kung saan yung business nila ay katayan ng baboy, kalabaw, at saka ano pa yan, baka. Kaya binigay lang sa amin. Dahil wala si Mama Jack ngayon, ako muna ang luluto ng aming dinner. Temperature ng ating lutuan. Ayan guys. Ayan po. Kasi umuwi si Mama Jack sa kanilang bahay kasi break niya po ngayon. Every other week of Sunday po siya umuwi. So, yan guys. So, kain na muna natin na maluto ito at i-check natin yung ating kanin sa loob guys. Luto na. Yan yung niluto kong kanin. Wala pa guys. Tcharan! Pili po natin guys ay galing po ito sa farm. At saka mga ilang puno po ito. Mga 10 puno na binigay ng ano yung binigay ng katiwala namin sa isang farm namin. At dinala niya dun sa EPG farm. At tinanim doon at mabilis lang mamunga. Namunga na at hindi na kami kailangan bumili kasi meron na kami sa farm. Amoy ko na, ang sarap. Itong ano pala guys, itong ano na ito. Itong atay. Parang may halo siyang ibang part of the body ng baboy. Kaya medyo matigas siya. Yung first batch. Second batch. Ang sarap-sarap ng amoy. Third batch. Ang sarap pakinggan ng ano guys, ng tunog ng frito. Nasi-frito ka. Dahil konti lang po yung ating ulam at nakukulangan na po kasi kami po ay marami. Entry, kaya magluluto tayo ng piniritong baboy. Kaso naka-frozen pa. Hintayin natin po na matitouch na siya. Yan.
na siya, guys. Hindi ko na po na video kanina kasi naghihiwa po ako ng baboy. Hinalo po namin na yung ano, yung mga ingredients niya yung natira na pinaghalo po sa kanila sa atay at saka binawasan po yung mantika at nilagay dito at konti lang yun po yung iniwan tapos hinalo po yung natirang pangsarsa at saka pinalik doon, hinalo lahat, konting mantika lang po nilagay tapos ito po na po yung lutong parang adobo na po siya, guys, pero prito po siya. Bali, hinalo lang po yung ano, yung mga pinagsarsa sa kanila. Nagbisihan ko kaya nakalimutan ko na mag-video kanina. Kaya sige na lang. Yun na. Kunin natin ang silver spoon, soy sauce, at saka calamansi, at saka asin, at saka bawang. Kaya nilagay po natin dito sa water kasi nilagay ito sa freezer at saka hindi naman po kasi ano po nakaplan na ito yung lulutuin kaso kulang talaga yung ulam namin kasi marami kami at baka bitin yung pagkain so pakabitin yung ulam so sabi ko prituhin na lang ito yung baboy pero sabi ni husband bitili na lang ng liyempo sabi ko wag, prituhin na rin. Pilitin natin makuha yung yelo, yung ice niya sa pork. Kasi po, pagbibili kami ng liyempo, magkano 190, tapos maliit lang, ilang piraso lang yung makakain. Pag pinirito ko po ito, marami po yung ano. So, early pa naman para maghapunan. So, may time pa naman magluto nito. So, yan. Guys, imekta. Yan, guys. Imix na siya natin sa sinarsahan natin na toyo at saka kalamansi at saka asin. At i-stay natin ng 5 minutes at prituhin na natin. Guys, i-stay natin ng 5 minutes tapos prituhin na natin. Kami dito sa dirty kitchen namin. As in, dirty talaga yung kitchen namin. So, ito guys, nakakalagay lang po ng mantika at saka itong baboy natin ay 1 kilo. 1 kilo baboy. So, stock po ito ni Mama Jack sa ref. Kaya, pag kulang sa pagkain, kulang sa ulam, meron tayong lulutuin for emergency. So, lalo-lalo na pag gabi. Itong baboy para sa hapunan. Yung kanin. Luto na yung kanin. Ang laki ng kanin namin guys. Parang big family talaga kami sa aming rice cooker. Ito yung nagugustuhan ko guys pag lumuluto ng prito. Yan yung may pa ano-ano siya. May ewan ko. Parang nagbo-boil yung ano yan. Yung aso. Ano yung aso? Basta, aso tawag sa amin. Yan yung nagugustuhan ko, guys. Pero akala nyo, guys, may itong maluto. Hindi. Hindi ako mahilig magluto, guys. Siguro prito lang. Tapos, I remember, nagprito ako doon sa Maynila. At saka, itlog yung prito ko. At, naging ano siya, guys. Naging failure. May itsura ng itlog ay maitim. Yan. Kaya, sa negosyo na lang ako siguro guys. Ayaw ko na magluto. Prepare na tayo ng rice. Yan, finish na pritong baboy. At saka bangus. Sinigang na bangus. Kasi nasa